Kung naa kay 5,000 pesos karon, basig na utana kasi mo sarili kung asa ba ni mo pwede i-invest ang imuhang extra na 5,000 pesos. In this case, tulo ka bukbutan na pwede nyo itistingan. But obviously, you have to do more research about it. You also have to understand the concept of it before ka mag-invest. Dili kay automatic lang buka musulod tungod kay na-discuss na to sa kaning video. Ready? Here we go. The first one is pwede dyan ka mag-invest sa stock market. Stock market, manggod, is one of the most accessible ways sa mga tao na makasugod o invest. Kinahanglan dyan ka o brokerage account. No, stock brokerage account. In the Philippines, what we are using, manggod, is First Metro Securities. Now, with the 5,000 pesos nimo, that is the initial deposit nimo sa imuang stock brokerage account. So, pag-uman nimo open, punduhan nimo 5,000, unya ka tong 5,000 na buo. Dili siya murag maintaining balance, pwede nimo siya gamiton to invest in stocks. Pwede Jollibee, BDO, BPI, Globe, PLDT, masi unsa na mga stocks na available po dapat siya sa stock market sa Pilipinas. Dili tanan kumpanya na sa stock market, kundi katong mga public companies, mao lang to sila ang mga pwede na to paliton sa stock market. Ikaduha, is pwede po ka mag-try og REITs, no? So, ang REITs meaning ana is Real Estate Investment Trust. It is a stock gihapon, no? Pero ang katong kumpanya, ang iyahang negosyo nagtuyok sa real estate. Kadaghanan ana is nasa mga commercial building, commercial spaces, office spaces inana siya. Sa karon sa Pilipinas natay A-REIT, M-REIT, RCR. Ang good thing po sa REITs is nagahatag yun sila sa imuha og dividendo. Maski na nagasaka ba ang value sa imuhang stock or nagpababa ba ang value sa stock, required sila muhatag og dividendo sa imuha. Part man na siya sa law. Ikatulo is pwede po ka mag-try sa cryptocurrency. Now, this is more volatile. This is more risky. Pero naman siya ibang tao na, sir, gusto ko ng risky para, you know, basi ang 5,000, mahimo siyang 7,000 sa sulod sa duha ka oras. Well, okay. Then, if that's the case, you can go with cryptocurrency. Amo ang ginagamit, manggod, is Binance when it comes to cryptocurrency na exchange account. Pwede po na mo ibutang ang link sa description or sa comments para you can also open your free account dito. Sir, ang Bitcoin is naman sa mga $60,000 as of now. Nung we're talking about dollars. Ang Ethereum karon naman sa mga $4,000. Nya nag-ingon ka na 5,000 pwede? Yes. Ngano? You can actually buy fragments of them. Put pasabot 0.01. Ana, naa kay 0.01 units of this certain coin or naa kay 0.01 coin. Inana siya ba? So dili siya kinahanglan na dapat dako kay kagwarta para ka maka-start, kundi pwede mo siya paliton in fragments. Question of the day. Kung naa kay 5,000 pesos, asa man nimo pwede i-invest ang imuhang kwarta? Let us know your answers in the comment section.